Wait. Teka. Teka, nakalimutan ko na yung intro ko. Nakalimutan ko na yung intro ko. Wait lang, wait lang. So, ayun. Hi, guys. Shy type. Halal ko na rin hindi nagbablog. Halos isang buwan na din. And, ayun, naninibago ako. Kasi kung alam nyo naman na nagkaroon ako ng work, kung mapapansin nyo, medyo iba na yung nasa mga background ko. So, nandito ako sa Makiling Kalamba. Nandito yung workplace ko and ito yung boarding house ko. Mga ano ba nga. Ayun, isang buwan mahigit na rin akong nandito. And as of now, hindi pa rin ako nakaka-uwi ng Batangas kasi wala pa rin biyahe. Kung mapapansin nyo, nagparibad na ako ng buhok and nagbabalik ulit yung bangs ko. Pero wala sa mood yung bangs ko ngayon kasi hindi pa ako nagsusukulay. Ayan. Ano pa ba sasabihin ko? So, dito ako nagbo-vlog sa labas kasi yung gamit ko nasa kwarto. So, hindi dito yung pinakagamit ko. Andun pa siya sa kwarto. So, medyo madilim kasi kaya hindi din ako doon nakapag-vlog. Babalik na ulit ako dito sa YouTube channel ko. And ayun guys, na-miss ko kayo. So, sana ako, na-miss nyo rin ako. And ayun, welcome back to my channel. So, let's go intro. Yeah, let's go intro na. So today is September 19, so Saturday. So tamang-tama na rest day ako sa Sunday. And ayun, baka makapag-edit ako. Ngayon sa labas. Hindi ko alam kung anong magiging topic natin for today, pero balak ko ayun, magkaroon ng konting Q&A. Siyempre, after ng isang buwan na hindi ako nakapag-vlog, tayo naman din nakamustahin ako kung ano nang balita sa akin. kahit wala nangangamusta. So, ayun guys, nagpapakulo lang ako ng tubig kasi noodles yung ulam ko. So, ayun, habang hindi pa kumukulo yung tubig, meron na ako naka-prepared na ano, na ilang questions nga about nga doon sa makikibalita ko ano ba nga daw nangyari sa akin, kung okay ba daw ako, kung anong balita. So, ayun, naka-prepared na. And, iisa-isahin natin siya. Ayun, let's get started. Kamusta ka na? Ayun, okay lang. Okay lang. So, ayun, okay lang naman ako. Ayun, buhay pa din and safe pa din. Wala pa rin COVID. Thank you, Lord, kasi negative ako. So, nagpa-rapid test ako nung Friday. So, ayun, nagpa-rapid test ako and negative naman siya. So, yun, thank you, Lord, talaga. May boyfriend ka na po ba? And kung wala pa, kailan? Yun nga, sakto yung tanong nyo. Yung unang tanong, wala po ang boyfriend. And kung kailan, hindi ko rin alam. Kung may dadating, edi dadating. Pero sa ngayon, wala akong boyfriend. So, yun. May nanliligaw po ba sa inyo ngayon? wala pa. And kung meron namang ano, hindi ko alam pero may mga gusto makipag-entertain pero ayun, hindi ko pa ina-entertain kasi hindi pa din nga ako ready. So, ayun, wala pang naliligaw sa akin ngayon. Kailan ka po makaka-uwi ng Batangas City? Uuwi ako? Bala ko kasi sana. So, ayun, ang bala ko sa talaga. So, ayun, bala ko sana ay next Sunday kung kaya kasi hindi naman sobra pa aga yung schedule ko. So, medyo nakakaluwag pa. Sana makauwi ako ng next Sunday kasi nakita ko kasi sa Facebook na magbabalik na daw yung biyahe. So, sana may makita akong biyahe and makasakay ako pa uwi. Pero kung wala pa, feeling ko baka sa birthday ko na. Kasi sabi nila kung matatagalan pa ako na hindi makauwi, sana daw kahit sa birthday ko daw makapunta, makauwi ako ng Batangas. So, sana okay, maging okay ng lahat and mag-back to normal na rin. Kasi ang hirap eh, ang hirap ng hindi ka nakaka-uwi. Naka-move on ka na ba sa previous ex mo? Oo naman, naka-move on na ako. And ayun, okay na ako. And okay din siya. So ayun, okay naman kami parehas. So kahit hindi kami nag-uusap, okay kami. And ayun, naka-move on na ako. Kala ko talaga hindi mo na ako mag-work. Kasi syempre, sobrang delikado pa sa panahon ngayon. Pero inisip ko na, nabobored talaga ako sa bahay. Nga kung iisipin ko lagi yung about sa nangyari sa amin sa ex ko, mas maganda na magkaroon talaga ako ng trabaho para mapaglilibangan man lang ako or kahit ilang oras man lang makalimot ako. And ayun nga, dahil sobrang busy na rin sa work, ayun, sobrang happy ako na okay na pala ako, nakamove on na pala ako, na as in, hindi ko na talaga siya naaalala, like, hindi ko na siya kinukamusta, hindi ko na siya nai-stalk sa Facebook, sobrang okay na okay ako ngayon, and nakamove on na ako. Nakamove on ako for some reason, pero ang naisip ko na lang is, gusto ko na din maging masaya, yung gusto ko na rin maging better na din sa magiging susunod, kung sino man yun. Pero,
ayun, kailangan na talaga mag-move on kasi kailangan. Yun, kailangan na talaga. Kamusta naman yung puso mo ngayon? Ang puso ko ngayon ay stable. Seryosong sagot. Okay naman. Seryosong sagot, okay naman. Parang normal lang na wala na akong nararamdaman na pain about sa past. So, ayun, okay naman yung puso ko ngayon. Hindi naman ako totally na nagra-rush. Parang ano lang. Kung may dumating, may dumating. Pero ngayon, siguro, kailangan ano lang, aware lang. Kasi, syempre, ayoko naman na matulad sa past na parang nabibigla din sa desisyon. Tapos, hindi ka na naging magiging aware sa pain na mararamdaman mo. Puso ko, naka-ready na sa maging susunod. Pero, kung may dadating, hindi may dadating. Pero kung wala pa, hindi, okay lang din. So, ayun, okay lang din. Okay lang puso ko, okay lang. Next question, may nagugustuhan ka po ba ngayon? Siguro, meron, pero, ayun lang, wala. Huh? Meron naman, pero, ano, syempre, mas okay na din yung ano lang. Hindi ko alam. Siguro meron, pero, hindi na ngayon. Parang, ano lang, mga past few weeks lang, pero, okay lang namin. Kasi, syempre, meron naman din talaga akong magugustuhan. Siguro, dahil nga, yung tipo mo sa lalaki, parang makita mo, pero ayun nga, syempre, may mga bagay na hindi mo kontrolado, so ayun, tama lang na gusto lang, pero mas okay na yun na ganun na lang, kung ano, saan man siya masaya, masaya na rin ako, ganun, pero as of now, wala man, pero nung first few, mga 3 weeks ago ata, meron, pero ngayon wala, parang mas okay na sa akin yung normal na lang na wala man ako magustuhan ngayon. Ayun, basta ano lang, parang nag-focus na lang ako sa work and sa goal ko. Parang ganun na lang. Ano lang, kasi ang hirap din naman kasi sa part na may nagugustuhan ka, pero parang umasa ka, ganun. Pero hindi na, okay na akong. Tsaka parang ayoko na din sumubok na ulit. Parang ayoko muna sumubok sa ngayon. Tama lang na may natipuhan ka, pero hindi kasi pwede. Kahit wala man ako magustuhan ngayon, is okay lang din. May dadating naman na ang magugustuhan ko din, siguro sa mga, hindi ko din kasi masasabi, pero, ayun, wala pa. Mayaman ka na po ba? Siyempre, hindi pa, nag-iipon pa ako, hindi pa ako mayaman, hindi pa. Okay, I'm back, and tapos na yung niluluto ko, so, kakainin ko na lang ng maya-maya kasi mainit pa. So, ayun, balik na ulit tayo sa tanong. And, ayun, next question na pala. Anong age ka po magkakaroon ng asawa? parang hirap kasi nung may jowa pa ako, mga inisip ko, pwede na akong mag-asawa or pwede na akong ikasal ng mga 27 or, ayun, 27. Pero, ang edad ko kasi, 23 ako ngayon and parang hanggang ngayon wala pa rin akong jowa. Parang na-adjust siya. Parang, feeling ko magkakaroon ng asawa mga 30 na. Or hindi ko alam. Kasi hanggang ngayon wala pa rin akong jowa. Pero, hindi naman ako nainip. Pero, ayun nga, na-adjust. Mga 30 siguro, pwede naman mag-asawa. Pero kapag mga edad 27, wala pa rin akong jowa. Baka 35, baka 35 magkaroon ako ng asawa. Bakit ang tagal mo nang hindi nagba-vlog? So, ayun nga, napaliwanag ko na kanina na nag-apply ako ng work kasi parang naisip ko rin na gusto ko din maging practical. Ang quarantine, wala din naman akong mapagkakakitaan kasi yung YouTube kasi, hindi ko pa kasi nakukuha yung sahod. Tagal ko nang hindi nakakapag-trabaho. Mga 6 months ata akong hindi nakapag-work. Isip ko na maghanap na lang ng work kahit sobrang delikado. Talagang simula Batangas, papunta lang Laguna, talagang ginawa ko talaga, in-applyan ko talaga kasi need ko talaga ng work. And need ko talaga din na masuportahan din yung pamilya ko. Naisip ko na mag-focus na lang ako sa work. Pero ayun nga, yung mga katrabaho ko ngayon and yung mga kaibigan ko din na sayang naman daw kung hindi ko daw itutuloy yung pag-vlog, monetize na yung channel ko. Iba nga daw na hindi pa monetize samantalang ikaw, ako, na monetize na, tapos hindi ko rin itutuloy. So, sayang lang din daw yung mga pinaghirapan ko. And yung sahod ko ngayon, yung kita ko ngayon, is hindi ko talaga makukuha hanggat hindi ko pa naabot yung threshold niya. Hindi ko itutuloy, hindi ko rin din makukuha yung sahod ko ngayon na kinita na ngayon sa mga previous videos ko. And natagal nga ako hindi mag-vlog kasi busy ako sa work. Siyempre na isa lang yung rest day ko sa isang linggo. Parang gusto ko na lang talaga magpahinga and wala pa din nga akong maisip na content. Kaya ayun, natagalan ako na hindi mag-vlog. Isang buwan na rin ako hindi nakapag-vlog. And ngayon, nagbabalik ako. Pero hindi ko masusure na linggo-linggo ilang ano na makapag-upload ako. Siguro pag may free time ako. And ayun, sana talaga hindi ako matagalan ng mag-upload ng videos. Hope talaga na
ano na, tuloy-tuloy pag-upload ko sa YouTube and makasahod na rin ako. So, yun. Marami pang naka-align na tanong, pero pipili na lang ako ng isa. So, one last question. Ano po ang magiging message nyo sa mga taong nawawala ng pag-asa sa buhay? So, ako, may times kasi nung, syempre, na 6 months din ako nawala ng work. That time na din yun na heartbroken ako. And that time na rin yun, yung pamilya mo na, tingin lang sa akin is pabigat, yung kulang mararating sa buhay. Kasi nga, syempre, pandemic, wala pa talaga akong work, wala akong mapagkakitaan. Wala pa talaga akong pagkukuhanan ng pera at mapangsusuporta nga sa panahon ngayon ng pandemic. Sobrang depressed ako noon that time. Parang nawawala na ako ng pag-asa. Like, lagi na lang akong iniiwan. Tingin sa akin is pabigat, ganyan. Tapos, mga iba may trabaho, ako wala. Parang ayun. Kaya, nag-push talaga ako na maghanap ng work. Kasi ayoko na talaga yung tingin nila sa akin is ganun. Ayoko din naman na habang wala akong ginagawa is lagi ko na lang iisipin about sa Pasko. Sobrang depressed ako. Halos, parang nawawala na ako ng pag-asa noon. Ang magiging message ko na lang is, ano yung gusto mong i-pursue, kung abutin mo, and ayun na, huwag kang basta padadala lang sa emosyon. Kasi yung emosyon talaga, hindi talaga yun makakatulong. Panahon na talagang yun, nung panahon ng emosyon, halos yung depressed ako. Wala talaga akong magawa, is in, hindi ko talaga alam yung gagawin ko. Ganito na lang ba ako? Ganito na lang ba ako habang buhay? Ganyan. Pinush ko talaga na, parang pinatunayan ko sa kanila na hindi ako ganong klaseng tao. Ganong klase na mahina, na pabigat, na worthless ako, ganon. So, talagang pinatunayan ko talaga na nagkamali sila ng pag-judge sa akin. Pinush ko talaga na, no. Kaya thankful ako na sa panahon nitong pandemic, nagka-work ako. And ayun, parang nagkaroon ako ng work. Kumbaga, parang naramdaman ko na hindi ako ganong klase na mahina lang na, no. So, yun. Ang drama ko ngayon. Pero tunay na, no. Tunay yun na, huwag kang susuko na naabutin mo yung pangarap mo, na kung ano yung pinaplano mong goal, gawin mo lang. And kailangan talaga may gawin ka, kasi kung habang buhay na lang tayo mag-emote, habang buhay na lang tayo madedepress, wala talagang mangyayari. So and kahit pandemic talaga ngayon, pinush ko talaga eh, kasi hindi ko din kasi masasabi, hindi din naman natin masasabi kung hanggang kailan nga ba itong pandemic. So pinush ko talaga na maabot ko yung pangarap ko at nagkaroon ako ng work ngayon. So yun lang. So, that's all for today's vlog, and I hope na napanood nyo to till end. Sobrang thankful pa rin ako na kahit sa tagal ko nang hindi nagbablog, nasa 2,000 subscribers pa rin tayo. So, yun, that's all for today's video. And kung meron man kayo maisip na any suggestions or ideas sa aking magiging susunod na vlog, ay mag-comment daw below kayo or mag-email sa aking mga susunod na social media accounts na nasa description box. And if you like this video, just give it a thumbs up and share nyo na rin. And also, don't forget to subscribe to my YouTube channel and hit the notification bell for more updates. So, again guys, thank you so much for watching. And I